Guys, may kwento ako sa inyo. Yun nga guys, yun nga ang kwento ko sa inyo. Ganito natin. So may kwento pala ako sa inyo. Ang kapatid pala ng, ito pala ang story ng papa ko dati. Meron siyang pito na kapatid na taga Bohol talaga sila, taga Cebu, kasi Abelia kami. Yung apelyado ng papa ko, Abelia, tapos Istuse naman yung mama ko. So, yung papa ko, may kapatid sila, pito. Yung isa, hindi nila nakita, nasa Palawan daw. Ngayon, ang natira na lang sa kanila dati, yung auntie ko at saka yung papa ko. Tapos yung papa ko, namatay na siya. Tapos yung auntie ko dati, yung single pa ako, na nandun ako sa room na nirentahan ko dyan banda sa ano, shoutout pala dyan sa mga ano ko dati, nakikishoutout na ulo. Kaila ati Openg, gusto doon ako kay ati Shirley, yung friend ko, na nagre-rent ako. So, si Auntie Persing, nag-asawa siya dati sa Dumaguete. So yung taga Dumaguete yung auntie ko, yung kapatid ng papa ko, sila nang natira dati. Tapos yun nga, yung papa ko namatay na. So before namatay yung papa ko, yung auntie ko, bata-bata pa yun, doon siya nakatira sa akin, ako ang nag-alaga sa kanya. Tapos ang nangyari doon, inano niya sa akin, nagkwento siya sa akin na meron pala siyang past relation. Meron siyang nakapag-asawa, hindi siya nakapag-asawa, parang living partner lang niya, doon sila dati sa Isabela, Palawa, ay Isabela, Basilan nakatira. Tapos meron siya doong cousin na siya yata ang nagdala sa kanila, sabi ng papa ko dati at ang auntie ko, na meron siyang anak na apat. Tapos yung auntie ko pala, no read, no write siya. So ang nangyari pala sa kanya dati, sabi niya sa akin na ano, before daw ano lahat, kailangan ko daw hanapin yung mga anak niya. Kasi gusto nga niya daw makita sila. Tapos ang nangyari nga daw sa kanya, yung asawa niya, sobra daw palahubog or lasinggero. Parang nagtatanim sa ano, sa ano ba yun? Basta nagtanim ng gulay o nagtanim ng humay o humay ba yun, yung bigas. O sometimes daw, nag-ano siya, kahit anong ginagawa niya para may mapakain siya sa mga anak niya. Tapos pag uwi niya pala sa bahay, kukunin ang asawa niya yung pera para ibibili ng anak. Tapos kung hindi niya gagawin yun, susuntukin siya, marami siyang mga pasa, kahit anong gagawin sa kanya, kung hindi bibigyan ng pera. Kaya, ganun ang nangyari, guys. So, ang nangyari doon, may anak siyang apat pala, si Aurora, si Rosita, si Vicente, at saka si Ruben. Oo, yun ang apat na sinabi niya talaga sa akin na hindi ko makakalimutan. Yun ang sinabi niya, Day. Kasi yung lumipat na pala kami doon sa bahay na pinagawa ko sa Alaska dati. Tapos siya nag-asawa siya, tapos namatay yung asawa niya doon sa ano, doon sa ang tawag doon sa Dumaguete. Kinuha namin siya para sa akin na siya makatira. No. Para kinuha namin siya para sa akin siya nakatira. So sa akin siya nakatira. So palagi kaming siya, ako ang nagpapakain sa kanya lahat-lahat. So kasi matanda na siya, mga 80 something na siya dati, kaya kinuha namin. Tapos sabi ng papa ko sa akin na lang, so akin siya nakatira. Tapos sinabi na nga niya sa akin na lahat-lahat na ganun, hanapin ko raw yung mga anak niya. Ganyan. Tapos sabi ko, oo, hahanapin ko.
huwag kang mag-alala. So, pinost ko na sa, inaanap ko na yung mga pangalan niya sa Facebook, sa FB nga, sa lahat ng ano, social media na sinasalihan ko, wala pa rin. Sabi ko, hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa kasi yung ano nga, yung papa ko, matanda na rin, siya matanda na rin, ganun ganyan. Tapos, yun nga, at saka hanggang yung auntie ko, na nakalimutan na niya lahat hanggang sa meron na siyang ngayong problema na meron na siyang ano guys, meron na siyang ang tawag niyong Alzheimer's. May Alzheimer na siya. So nakalimutan niya, na niya yung ano, yung pinagsasabi niya. So tapos na-meet ko din yung ano, itong asawa ko. Kahit saan kami magpunta, yung doon pa ako sa Cebu, nandun din si auntie, isasama din namin siya. So yun nga guys, yung pagpunta namin dito sa ano, sa UK nga, nasasaktan siya kasi kahit wala na siyang, kahit nga na ano, kahit nga parang mayroon na siyang Alzheimer talaga, hindi niya ako makakalimutan. Kasi yun nga sabi nila, yung old na ano, hindi nila makakalimutan kaysa new na nangyayari sa kanya. So, yung past na life niya, hindi niya yun makakalimutan. Kaya nga, pagpunta namin dito sa England, yun nga, para yung papa ko rin nalungkot din. Kaya siguro, you know, namatay siya. Hindi naman, may sakit naman din siya. Parang nalungkot din siya na mawala yung anak niya na malayo. Alam mo naman, papa ko, love na love ko yun. At saka yung mama ko. Ganun talaga nangyari. So, ang auntie ko na lang ang natira ngayon. Nandun siya sa Kabulan. Kasi yun nga, hindi na siya makapag-isip ng tama kahit ano na nung ginagawa niya. Pero ano naman siya, yung kapatid ko nag-alaga sa kanya ngayon. Tapos, ano naman siya, hindi naman siya bad na auntie. Ano lang siya, makakalimutin lang talaga. Ngayon, anong nangyari, sumasali ako, nung napunta na ako dito sa UK, kumakanta ako kasi mahilig akong kumakanta kahit hindi ako ganda po siya. Kumakanta ako, so sumasali ako dito sa ano na yun, ano na to sa site na to na Shmule. So, doon ko, nami-meet yung isang friend ko na si Patindol kasi yung ano pala ng auntie ko yung family name ng ex niya yung live-in partner niya dati Patindol. So ang nangyari may nakausap ako na nag-join ako sa may join kasi may group kasi ditong sinasalihan ko doon sa Smule na yun. Tapos may nakilala ako Patindol pala siya si kalimutan ko pangalan basta Marimaras ano yung natin na Marimar yung ano Marimar yung dinadala niya ngayon so Patindol siya yung kasi nila yung mga auntie niya Patindol so sabi ko baka meron kang nakikilala na Patindol ganito yung pangalan nila ganito yung mga anak ng auntie ko yung si Ruben si Rosita si Aurora at saka yung si Vicente yun nga ang sinabi ko sa kanila. So ngayon, inano niya pala doon, nilagay niya pala doon sa group nila, nilagay nila yung mga name na mayroon naghahanap sa auntie, sa anak ng auntie. Yun nga, sa anak nga ng auntie ko. So naghahanap nga ako. So yun ang nangyari guys. Ang nangyari pala doon, so mayroon nagme-message na sa akin na ito kausapin mo, ito pala yung apo ng auntie mo. So, yun pala ang anak ng anak ng auntie Persing ko. So, yun. So, parang kinabahan ako. Baka ito na nga. Yun pala. Sila nga pala. Kaya pala iniwan ni auntie sila. Kasi nga hindi na kaya ni auntie Persing yung pambubugbog sa kanya. Kaya yung anak niya, iniwan niya pala yata yun. 9 months old pala yata sabi niya. 9 months old yung panganay o yung bunso. Tapos, 12 years old ba yung panganay niya? Basta sabi niya, 12 years old. Yun ang naalala ko. Yun ang sabi niya.
Sa 12 years old, naiwan ko yung panganay ko na si Vicente. Tapos, mga bata pa yung isa. Tapos, sinabi niya sa akin na try niya daw dalhin yung yung bunso niya. Tapos, yung nagpunta daw sila sa port na yon, nakita siya ng asawa niya, kinuha siya. Kinuha ang bata sa kanya. Kaya nga, sabi niya, kasi sabi nga din ng cousin niya doon, na Abelia din, na kailangan ka ng umalis kaysa mamatay ka pa dyan. Kaysa mamatay ka pa sa bugbog dyan, kailangan mo nang lisanin yan. Kaya nga, umalis na siya, ganun, tapos nagsakay siya ng pambot ba yan, doon niya, barko, papuntang Bohol, doon niya na-meet yung pinakasalan niya. Wala silang anak. Tapos, yun nga, hinahanap nga niya yung mga anak niya. Kaya nga, yung sabi yung nag-text sa akin, yun nga daw, ang pangalan ng auntie ko is Priscilla Abelia. So, kilala nila yung panganay, kilala niya yung anak, yung mama niya talaga. Na siya, at yung pinakita yung picture ko, at yung sinabi, may yung kapatid, yung ibang kapatid nila, na yun talaga si mama, at ang yung parang lukso ng dugo, guys ba? Para ako na sila nga talaga yung anak ng hinahanap ko, na anak ng auntie ko. Thanks God, hallelujah talaga. After few months, nagpunta sila doon sa Kabulan. Nag-text sila sa mga kapatid ko na mag-meet sila. Thanks God, hallelujah. Mga 50 years, mga 53 years siguro, bago nila nakita si auntie. Pero hindi na nila makakausap ng maganda kasi wala na nga siyang sa katinuan. Pero sometimes maisip din niya na may anak siya. Pero yun ang hindi namin akalain na makikita namin sila, na akala nila ay pala yung mama nila is patay na. Sabi nila yung na-meet namin sila, yung nagpunta kami, yung namatay na yung papa namin, na-meet ko sila. Na-meet ko yung anak ng na-meet ko sila in person talaga. So, parang talagang ang anak ko, happy ako para kay auntie na nakikita yung anak niya. Nakita ko si yung cousin ko na si Rob, si Vicente, at saka yung si Rosita ba yun? Si Rosita. Oo. Auntie Rosita, nakikita ko siya. Sila, happy na kami. Eh, hindi pwede nilang dalhin si auntie kasi alam mo naman si auntie, baka sasakay lang ng jeep, mawala na. Kasi, hindi na niya kayang anuhin kung saan siya nakatira, ganun. So, na-meet nila guys for almost half of the decades. Oo. Mga 53 years. Hindi niya hinahanap dati ni auntie, pero hinahanap niya sa puso niya yung mga anak niya. So, kasi sabi niya, bago man lang siya kailangan ng hanapin siya. Talaga naman, thanks God talaga na nahanap ko sila. So, pasalamat din ako kay Mary Marjan, sige, shout out sa iyo, dai, na siya ang naging, hindi ko alam, siguro nga ang Diyos ang nag-ano sa amin na pinagtagpo kami, na na-meet namin yung isa't isa, para siya ang dahilan para makita ko yung mga anak ng auntie ko. Kaya ganun yung mga anak nila, na happy sila, nakita nila yung na may anak, may mother sila, na hindi naman sila nagtanim ng sama ng loob, kasi yun nga ang nangyari, ang totoong nangyari sa kanya, kaya sila iniwan. Kaya sa mga anak dyan na hindi nyo nakikita ang inyong mga magulang o ang inyong ina, huwag kayong mawala ng pag-asa, maghanap lang kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa na hanapin sila. Hanapin nyo sila. Hanapin nyo hanggang bata pa kayo. So, mayroon pa kayong time sa mundo na mag-banding, mag-anon, kasi hindi madali ang walang magulang. Kahit ako, hindi madali na wala na akong parents ngayon.
parang hindi pa rin ako makamove-on. Ang umigat sa loob na wala ka ng parents na matatawag o masishare yung mga ano mo. Parang achievement mo sa mundo, kaya nandito ka para dito. Ito yung pangarap ko sa inyo, makatulong sa inyo. Sorry guys, pero wala na sila. Kaya nga, andito ako para sa kanila, pero that's life guys. So, mag-move-on tayo. Ganun talaga ang, ano, may mawawala, may dumarating. So, ganun talaga, nakasama sila sa ano ko, pangarap ko, tapos wala na sila. Pero hindi ako mag-ano, natutulong pa rin sa iba kung meron lang ako. Sa mga kapatid ko dyan, isi-isi lang kayo. Oo. Magmahalan lang tayo. Huwag lang tayo mag-awayan. So, para sa akin, yung mga anak na hindi nakikita ang mga magulang, yung walang ina, hindi madali, pero mubo lang tayo. Ano lang natin? Yung ina din na yung anak na pinapariwara na. Yung mahalin nyo sila, pakita nyo yung pagmamahal ninyo. Na hindi lang sa pera, hindi lang kung meron ka, kung meron kang mabibigay, saka mo sila mahalin, hindi yan. Yung unconditional love ba? Yung bang wala ka man maibigay o meron, yung pagmamahal mo nandyan pa rin. Yan yung pagiging isang ina. Yun ang ano natin sa mundo, na ipakita natin kung gaano natin sila kamahal. Kasi ang life is so short lang, mga inday. Kaya magmahalan lang tayo. So, yun nga ang story natin tungkol sa aking auntie na para siyang MMK. Para siyang magpakailanman na mayroon pa palang way. O meron pa palang ano si God, kaya ano na siya ngayon? Ang age niya ngayon, ha? It's 92. Hindi ko alam 92 pala siya. Akala ko 80 plus lang siya. Pero 92 na pala siya. Same ng pricing. So, they are very blessed, yung mga anak nila, na hanggang ngayon si Auntie Pricing is buhay pa. So, ipakita nyo na love nyo siya kahit hindi na niya maintindihan anong sinasabi nyo. Pero, you are be thankful that she's still alive. Kaya siguro, binigyan siya ng mataas na buhay para niya makikita kayo kahit hindi na kayo makilala halos. Pero, be thankful pa rin kasi si auntie, she's a good auntie man for me. Ang ano niya, kasi kami ang close dati talaga. Kaya nga nasasaktan siya, umuwi ako. Pumunta ako sa England. Pero hindi niya makakalimutan. Pag bumabalik kami, hindi niya ako makakalimutan. Magpapak na yan ang bag niya kasi gusto niya sumasama sa amin kahit saan. So, yung last pala na umuwi ako, hindi ako nag-say bye-bye to her. Kasi nasasaktan ko lang siya eh. Kaya iniwan ko lang siya, hindi na akong magbabay sa kanya. Kaya kayo nga guys, yun nga, love lang, spread your love and enjoy life. So thank you my Inday. So ito pala ang story ng auntie ko, Priscilla Abelia. Ang patindol yung mga anak niya. So sa inyo diha auntie, og dito, og sa, og kay Juan pala, kay Marimar. Marimar lang tinatawag ko sa kanya. Salamat sa inyo. So, peace. Bye. Thank you, guys. Yeah. Bye, mga hintay mo. Hintay ako. Sinasabi ko lang yung totoo. Kasi yun. Okay, bye, say mga hintay. Bye. Bye. Love you all. Sana, like, subscribes, and pakishare na rin. Bye guys, see you later. Bye-bye.